Guys, mga ka-expat o EW, yung pag-uusapan natin ngayon, yung mga patok na trabaho dito sa Kuwait. It's 11 in the morning dito. Halos magtatanghali na. So ayan, dito ako sa kusina. Luluto ako ng tinola. Paborito kong tinola. So habang hinihintay kong maluto to, share ko sa inyo yung mga patok na trabaho dito sa Kuwait. Di ba mga ka-expat, mga nagbabalak maging OFW dyan? Di ba una nating inaalam yung in-demand na trabaho sa bansa nating pupuntahan? Kaya yan yung isi-share ko sa inyo ngayong araw na to. Okay, umpisa natin yung trabahong professional sa mga nakatapos dyan. Unahin natin yung engineer. Kasi dahil dito sa Kuwait, malaki yung construction company, sa industrial company. Kaya lagi silang nangangailangan ng mga engineer. Kaya yung mga nakatapos din ng engineer, in demand dito, apply na kayo mga ka-expat. Okay, pangalawa yung architect. Yan, dahil nga sa construction business, malaki yung construction business dito, in demand pa rin yung mga architect. Yung construction business dito, hindi nalulugarize, palaki ng palaki. Dahil dito, kahit sira pa yung kalsada, ginigiba na. Paulit-ulit lang sila. Pagdating naman sa building, ginigiba rin nila yung pagdating doon sa taktang tao na dapat nang gibahin. Sinusunod nila yun. Kaya every year marami silang project pagdating sa construction. Kaya in yung architect at mga engineer dyan. Isa pa, yan na nakikita ko base sa experience, yung AutoCAD. Mga nakayari dyan ng AutoCAD, apply na kayo dito. In pa rin yan sa ating construction business dito sa Kuwait. Okay, ang isunod natin, yung mga nakatapos ng managerial dyan, mga supervisor, mga may experience ng assistant manager, dito, dito yan sa Kuwait. Sa dami ng mga fast food dito, restaurant, in yung manager at supervisor, assistant manager. Okay, sunod natin. Tapos na tayo sa professional. Sunod natin yung mga skill. Okay, unahin natin yung driver. Driver ng kotse, ng motor, in dito. Bakit nga? Dahil yung mga fast food dito, laging may delivery. Mga tao dito guys, tamad magluto. Gusto nila poor delivery. Kaya yung patok dito yung driver ng motor ng kotse. Kaya nga halos dito yung mga katulong, guys. Hindi naman sila gaano magluluto eh. Usually, trabaho nila mag-alaga, mga bata, maglinis, yan. Pero sa pagluluto, wala silang gaano ginagawa. Dahil nga patok na patok dito yung delivery. So, yan. Delivery, driver, patok dito. Yung mga driver din ng dump truck, ng mga malalaking sakyan, panghamot ng buhangin, at kung ano-ano, patok dito yan dahil nga sa construction company. O, isunod natin, ano pa? Skilled yung mga driver ng baho dyan, mga driver ng bulldozer, inayin dito yan sa construction business. Okay, sunod natin, call center. Sakop pa rin ng fast food, ng restaurant. Dahil nga bago ka makapag-deliver ng pagkain, kailangan munang tumawag sa call center. Kaya mga ka-expat, mga ka-FW, yung dating yung gustong maging expat dyan, na gusto magtrabaho dito, may experience kang call center, mabilis ka makakapunta dito, guys. So, matapos tayo sa call center, ano naman? Cashier. Sakop pa rin ng fast food, ng restaurant. Dahil nga dito sa Kuwait, mga ka-expat, ang daming fast food dito, restaurant.
Halos yan yung pumapangalawa sa construction business. Kaya yung cashier, in demand sa kanila. Cashier sa fast food, restaurant, malls, groceries, mga boutique, pharmaceutical. Yan, gusto nila Pinay. Dahil nga magandang gumiti, mag-smile, very active, magaling makisama sa customer. Kaya ang gusto nilang cashier, Pinay, mga Pinoy. So, ano, pagkatapos ng cashier, sunod natin yung sales lady. Sales lady, guys. Dahil nga mga Pinay, di ba, magaganda Pinay, mga guys. Yan yung gustong-gusto nila. Maganda, mabango. Yeah, yan ang gusto ng mga Arabo. Kaya gustong-gusto nila Pinay sales lady. Magaling pakisama sa customer. Basta Pinay ang sales lady, makakabenta yan, guys. Sa yan. Kaya mga sales lady, saludo ako dyan. Mga Pinay, pinupuri kayo. Ang gaganda daw ng mga Pinay. Okay, ang sunod natin, sales lady. Sumunod, cook. Yung mga line cook. Restaurant pa rin, fast food pa rin. Bakit nga ka mo gusto ng mga ibang lahi, mga Arabo, mga Pinoy, Pinay? Dahil nga very tayo competitive, lagi tayong active. Siguro yung isang posisyon, dalawang posisyon, kahit tatlo pa yan, minsan kaya nating hawakan. Hindi katulad ng iba na kung ano yung posisyon nila, yun na lang. Tayo, hindi tayo makatis na hindi tulungan yung kapwa natin. Nakita natin may hirapan. Very active tayo. Kaya nga yung ibang employer, pagka Pinoy ang magre-resign, nalulungkot sila. Kasi halos katumbas natin, ano eh, mga dalawang tao eh. Yun. Kaya gusto nila ng cook, in demand pa rin sa mga Pinoy. So ang isunod natin, pinag-uusapan dito sa Kuwait. Pero yun pa rin, kahit laging may bad news, yung katulong o DH. Yan, in demand na in demand dito yan. Kahit maraming bad news nakakarating, gusto pa rin nila mga Pinay. Kuha pa rin ang kuha sila ng mga Pinay. Kasi, unang-una, malinis tayong magtrabaho, yung mga Pinay DH. Pangalawa, yan. Mabango tayo. Malinis magtrabaho. Kaya gustong-gusto pa rin nila Pinay DH. Kahit bansa natin sa Pinas, tsaka ito, may laging nagkakainitan, gusto pa rin nila Pinay. So, isa lang naman ang susi dyan eh. Pakikisama.